Muling pag-ibig pa ang hihigit kaya. Isa po dito ang consideration for unity and recognition of the women employees ng Courage. Migrante Philippines and Migrante International. Ang kalipunan ng damayang mahirap o ang kadamay. Ang nanggagalaiti sa bulok na sistemang umiiraw ngayon sa ating bayan, sa ating paggulita, sa makasaysayan, aral ng pagbibibakan at ang resmulipaso kaming sabay na kumikilos din sa iba't ibang bansa ang ating mga kamanggagawa at iba pang mamamayan na ayaw sa tumitinding represyon, ayaw sa tumitinding pagsasamantala at lalong-lalo na ang pagpasrang sa mga tao dito sa Pilipinas. Ngayong araw na ito, nakapuon ang atensyon ng daigdig, nakapokus po dito sa ating bayan upang kondenyahin ang tumitinding trade union repression at tumitinding pagbayola sa karapatang pagtao dito sa ating bayan. Narinig natin ang panaghoy at hinahing ng marami natin mga kamanggagawa at mga kababayan kaninang umaga mula sa kawalan ng sahod, mula sa kawalan ng kabuhayan at ang pagtutulog-tulugan ng gobyerno nito imbes na tugunan ang mga batayang hinahing ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino. Yung dati natin naglalaban na sahod, trabaho at karapatan, ngayon ay pinagkakait, ipinagbabawal ng gobyerno nito, lalong-lalo na doon sa Department of Labor and Employment. Tigmat sa dugo ang kamay ng Reagan, US-China at Duterte sa tuloy-tuloy nitong pamamaslang, rektaging at lalong-lalo na ang tuloy-tuloy at walang pagwawakas na extrajudicial killings. Walang karapatang manatili hanggang sa kasalukuyan itong gobyerno nito sapagkat pinipilit itong magdomina ang minorya laban sa mayorya ng sambayanang Pilipino. Kaya walang saysay na manatili ka at tutulog-tulog ang presidente ito dyan sa Malacanang. Kaninang umaga, ating binandila ang mga tabak at mga pistol ni Bonifacio tila sinasabi upang magkaroon ng tunay ng pagbabago. Ang aral nito ay gamitin ang tabak, gamitin ang pistol upang magkaroon ng tunay ng pagbabago sa ating ng bayan. Yan ang kailangan, ang tunay ng pagbabago. Yan ang obligasyon at ang kunin ng uling manggagawa. Hindi lamang pala kasi ng union, hindi lamang CBA, hindi lamang magkaroon ng karapatan at kagalingan sa ating mga pabrika, kundi dapat manguna ang uling manggagawa, ang uling alakpawis sa pagkakalit ng tunay na kalayaan at demokrasya sa ating bayan. Mabuhay uling manggagawa! Mabuhay ang sambayanan tuloy-tuloy na lumalaban. Sigaw! Sigaw! Sigaw ng manggagawa! Gobyerno! Gobyerno! Panagutin! Ito ang kalunos-lunos na kalagayan ng manggagawa sa kasalukuyang gobyerno sa gitna ng pandemya at ng masakuna. Kailangan panagutan ng gobyerno ito. Kailangan obligasyon ng gobyernong tugunan ang mga kahilingan, ang karapatan ng mga manggagawa. Panagutin ng gobyerno at ng security forces sa pagdarahas sa mga manggagawa na napupunta ng kabalbatan at kakulangan ng gobyerno sa kanyang programa at servisyo para sa buong sambayan ng Pilipino. Subalit hindi mananagot ang gobyerno ito kapag hindi tayo
hindi tayo kumikilos. Kailangan natin na isang malakas na boses, boses na protesta, boses na pagkakaisa, boses para sa pagbabago ng sistema at paglago ng ating demokrasya. Ito ang katotohan ng ating pagkilos sa hapong ito, sa araw na ito. Walang ibang nakalulutan sa problema ng mga manggagawa, kundi ang mga manggagawa mismo, manggagawa ng daigdig, magkaisa. Walang mawala sa akin, kundi ang mga pusatos sa lipunan ito. Mabuhay ang mga manggagawa, mabuhay ang Sindyo Pilipinas. Ipaglaban!